Ipinagbabawal muna ang pagkain at pagbenta ng anumang uri ng shellfish at alamang na mula sa Puerto Princesa, Honda Bay. Base kasi sa inilabas na Shellfish Bulletin No. 12 Series of 2020 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong Hunyo 22, positibo sa red tide ang Honda Bay. Nitong Hunyo 10 lang na maglabas ng local red tide warning ang Puerto Princesa City Government sa Honda Bay habang Marso pa sa Puerto Princesa Bay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa ginawang sampling, lumalabas na mataas ang bilang ng mga toxic microorganisms sa lugar na nagdulot ng red tide, pero hindi kasama rito ang Puerto Princesa Bay. O ang result ng toxicity level nung ano doon ng analyze nila na meat samples coming from Honda Bay ay mataas. Kaya nag-ano sila ngayon na i-ban ang Honda Bay, na bawal na kumain, bawal na mag-collect at magbinta ng mga shellfishes na galing dyan sa Honda Bay. Malaki raw kasi ang epekto ng mainit na panahon at domestic waste sa patuloy na pagdami ng dinoflagellates kung kaya't nagkakaroon ng red tide. Pero dahil pumasok ang tag-ulan, malaki ang tsansa na posibleng mawala rin agad ang red tide sa mga susunod na advisory basta't sunod-sunod ang pag-ulan. Basta ang pag-ulan ay malakas na malakas, bumabaha-baha na talaga yung ulan. Hindi yung uulan lang siya saglit tapos iinit na naman. Yun ang paborito na condition, environmental condition ng mga organismo. Opo. Kasi ang kalikasan din mismo ang hihilom sa sarili niya. So meaning, ang red tide ay mawawala sa pamamagitan ng matinding ulan. Nakamonitor naman ang ahensya pagdating sa kaligtasan ng mga pagkain. Sinisiguro nila na walang makakapuslit na mga shellfish na galing sa Honda Bay. Paglilinaw naman ng mga ito na maaaring kainin ng mga isda mula sa Honda Bay kung aalisin ang hasang at atay. Ligtas rin naman daw kainin ng mga shellfish mula sa ibang lugar na hindi apektado ng red tide basta't may certificate of origin. Ardy Cabrestante, ABS-CBN News.